iba't ibang relihiyon ang makikita sa iba't ibang panig ng ating mundo. Ang mga relihiyon na to ay meron ding iba't ibang paniniwala, tradisyon, doktrina at Diyos na sinasamba. Tunay ngang mahiwaga ang mga relihiyon dahil ito ang isa sa humubog sa ating mga tao na siyang nagtuturo sa atin ng mga disiplina upang hindi tayo magkagulo-gulo sa mundong to. Kaya naman, ang pag-uusapan natin sa videong ito ay ang 10 pinakalumang relihiyon sa ating mundo. Totoo kaya ang mga to o isa lamang hiwaga? Una sa ating listahan mga kaibigan ay ang Hinduism. Itinuturing ito bilang ang pinakaunang relihiyon sa buong mundo na binansagang Mother of All Religions. Ito ay umusbong noong 15th century BCE na nakafocus sa konsepto na tinatawag nilang Dharma. Ito ay mga prinsipyo at disiplina na nagsisilbing gabay sa kanilang mga tagapasunod. Nagsasagawa sila ng meditation araw-araw na tinatawag nilang puja at bumibisita sa iba't ibang mga templo. Sa panahon natin ngayon, ang Hinduism ay pangatlo sa mga pinakamalaking relihiyon sa buong mundo na nagkalat sa US, Canada, United Kingdom, Southeast Asia at Middle East. Pangalawa mga kaibigan ay ang Judaism. Ito ay nagsimula 3,000 taon na ang nakakaraan na nakabase sa mga turo at paniniwala ng librong tinatawag nilang Torah. Ang Diyos na sinasamba nila dito ay si Yahweh at naniniwala rin sila sa kahalagahan ng pagsunod sa 10 utos ng Diyos. Ang Judaism ay maaari nating ihalintulad ng kaunti sa Kristyanismo dahil halos parehas sila ng istruktura ng paniniwala at impluensya sa mga tao. Sa panahon natin ngayon, ang Judaism ay pangwalo sa pinakamalaking relihiyon sa ating mundo na mayroong 14.8 million followers. Pangatlo mga kaibigan ay ang Zoroastrianism. Nagsimula ito noong 10th century BCE na nakabase ang mga turo at paniniwala sa isang propeta na tinatawag nilang Zoroaster. Ang propetang ito ay naniniwala na ang ating mundo raw ay ginawa ng isang Diyos na nagngangalang Ahura Mazda. Naniniwala ang mga tagasunod nila na ang hinaharap ng isang tao ay nakabase sa kabutihan at kasamaan na ginawa niya sa kanyang buhay. Sa panahon natin ngayon ay meron silang humigit kumulang 200,000 believers na located sa Iran at India. Pang-apat mga kaibigan ay ang Jainism. Ito ay nagsimula noong 8th century BCE na sumusunod sa espiritual na konsepto ng Tirthankaras. Ito ay isang espiritual na propeta na nagtuturo sa kanila ng mga disiplina at kabutihang asal na pagbabasehan sa kung anong pamumuhay ang magkakaroon sila sa kanilang susunod na buhay. Basically, naniniwala sila sa konsepto ng karma at reincarnation na tinatawag nilang moksha. Panglima mga kaibigan ay ang Shinto. Ito ay isang religious practice sa Japan na nagsimula noong 300 BC. Noong mga panahong yun ay naniniwala ang mga Hapon na kaya nilang makipag-usap sa spiritual world sa pamamagitan ng mga shaman. Isa sa pangunahing prinsipyo nila ay ang pagbibigay respeto sa bawat miyembro ng pamilya na nakasentro sa paniniwala na tinatawag nilang Kami. Ito ay tumutukoy sa iba't ibang Diyos na naninirahan daw kasama natin dito sa mundo. Sa panahon natin ngayon ay meron itong 80,000 na templo sa Japan at humigit kumulang 84 million believers. Pang-anim mga kaibigan ay ang Confucianism. Nagsimula ito noong 6th century BCE na mabilis kumalat sa iba't ibang parte ng Asia. Ang Confucianism ay isang hanay ng mga alituntunin para sa pang-araw-araw na buhay ng isang tao. Ang mga disiplina na to ay nanggaling sa isang philosopher na nagngangalang Confucius na nakasentro sa kabutihang loob at pagiging makatao na isa sa mga nag-impluwensya sa pag-unlad ng politiko at gobyerno sa China. Pangpito mga kaibigan ay ang Buddhism.
Nagsimula ito noong 5th century BCE sa pamumuno ni Buddha. Nakasentro ang kanilang paniniwala sa meditation at enlightenment na tinatawag nilang Nirvana. Naniniwala sila na ang buhay ng isang tao ay isang never-ending cycle ng paghihirap at muling pagkabuhay na maaari lang nilang matakasan sa pamamagitan ng enlightenment. Ang Buddhism ay isa sa mga nag-impluwensya sa pag-unlad ng modern psychology at sa panahon natin ngayon ay pang-apat ito sa mga pinakamalaking relihiyon sa mundo na merong humigit-kumulang 520 million believers. Pangwalo mga kaibigan ay ang Taoism. Ito ay isang Chinese philosophy na nagsimula noong 4th century BCE sa impluwensya ni Lao Tzu. Ang pinakasikat nilang konsepto ay tinatawag na yin-yang na nagre-representa ng balance at nagsasabing lahat ng bagay sa ating mundo ay konektado sa kalawakan. Ang Taoism ay nagtuturo ng kapayapaan at pamumuhay na nakaayon sa natural na daloy ng ating buhay. Sa panahon natin ngayon ay meron itong 9 million believers na nakakalat sa iba't ibang parte ng Asia. Pangsiyam mga kaibigan ay ang Kristyanismo. Ito ay nagsimula noong 1st century CE kasama ng mga turo ni Hesukristo na itinuturing nila bilang kanilang tagapagligtas. Mabilis itong kumalat sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa pagpapahalaga nito sa pagmamahal at kapatawaran. Nakasentro ang kanilang paniniwala sa Biblia at sa Holy Trinity, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sa panahon natin ngayon, ang Kristyanismo ay ang pinakamalaking relihiyon sa buong mundo na merong humigit-kumulang 2.4 billion followers na nakakalat sa Amerika, Africa, Europa, at Asia. Pangsampu at panghuli sa ating listahan mga kaibigan ay ang Islam. Nagsimula ito noong 610 AD kasama ng mga turo ng propeta na nagngangalang Muhammad. Nakabase ang kanilang paniniwala sa libro na tinatawag nilang Quran at sa Diyos na nagngangalang Allah. Isa sa mga gawain nila ay ang araw-araw na pagdarasal, pag-aayuno o fasting sa buwan ng Ramadan, at pagkakawang gawa sa mga tao. Sa panahon natin ngayon ay pangalawa ito sa Kristyanismo na pinakamalaking relihiyon sa buong mundo na merong humigit-kumulang 2 billion followers sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kaibigan, tunay ngang kakambal na ng relihiyon ang buhay ng isang tao. Magkakaiba man tayo ng relihiyon at Diyos na pinaniniwalaan, ay iisa lang ang naidudulot nito sa ating mundo, kundi kapayapaan, kabutihan, at kaayusan. Hindi natin pwedeng sabihin sa ibang tao na ang ating relihiyon ay ang tunay at ang tamang relihiyon dahil gaya nga ng lagi kong sinasabi sa aking mga video, ay wala naman talagang nakakaalam ng totoo dito sa mundo nating punong-puno ng hiwaga. Kaya naman, magandang irespeto na lang natin ang paniniwala ng isa't isa lalo pat hindi ka naman siguro naaapektuhan o natatapakan ng mga to. Ikaw kaibigan, alin sa mga relihiyong aking nabanggit ang kinabibilangan mo? I-comment mo sa baba ang iyong sagot at magkakasama natin itong pag-usapan. At ito na paman mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.